Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang hapon po sa inyo, mga minamahal kong mga kapatid. Magandang hapon po, Father. Sa pagdiriwang natin ng banal na misa, papurihan natin at pasalamatan ang ating Panginoong Hesukristo sa lahat ng mga pagpapala at biyaya na patuloy nating natatanggap. Pasalamatan natin siya sa biyaya ng buhay, sa biyaya ng pananampalataya, at gayon din sa biyaya at pagkakataon ng ngayong panahon ng Kwaresma, makapagsisi at tumalikod tayo sa ating mga kasalanang nagawa. Mga minamahal, kalakip ng mga kahilingan nating iluhog sa banal na pagdiriwang, isama natin ang intensyon ng minamahal na Santo Papa, gayon din ang Obispo, Kaparian, mga taong humingi sa atin ng mga panalangit dasal, gayon din sa mga taong pinangakuha natin ang ating mga panalangin, sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan at anibersaryo ng kasal sa pagkakataong ito. Panalangin din natin ang mga may sakit, may karamdaman, nasa ospital, nasa bilangguan, mga kababayan natin naghahanap buhay sa ibang bansa, sa mga kapatid nating Kristiyano na hindi natin nakakapiling sa pagdiriwang na ito sa anumang kadahilanan, at sa ating lahat na nakikisa sa banal na pagdiriwang, sa patnubay at gabay ng Espiritu Santo, pagkalooban nawa ang bawat isa ng kaliwanagan ng isipan, lakas ng pangatawan, at tibay ng kalooban upang sa mamunti nating pamaraan makapaglingkod tayo sa Diyos at sa ating kapwa. Panalangin din natin ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalatikit yung mga kaluluwa na hindi na naaalala ng kanilang mga kamag-anak. Maagtamasa nawa sila ng kapahingahang walang hanggan sa piling ng puong may kapal. At upang tayo maging karapat dapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po muna natin pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang. Buong kapamabaang loob nating sambitin, inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, alang-alang sa dakilang pag-ibig ng iyong anak, na siyang nagbunsod upang mahalin niya ang lahat, anupat kusa niyang ina ko ang mamatay para sa sanlibutan, kami naway masigasig na tumak sa kanyang dinaanan, sa iyong pag-akay at sa kanyang pamamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias, sinasabi ng Panginoon, darating ang panahon na gagawa ako ng bagong pakikipagtipan sa Israel at sa Huda. Ito'y di gaya ng tipang ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang ilabas ko sila sa Ehipto. Bagamat sumira sila sa kasunduan namin, nagtiyaga ako sa kanila. Ganito ang gagawin kong tipan sa Israel. Itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan. Isusulat ko sa kanilang mga puso. Ako'y magiging kanilang Diyos at sila ang magiging bayan ko. Hindi na nila kailangan turuan ang isa't isa upang makilala ang Panginoon. Lahat sila, dakil at hamak, ay makakakilala sa akin, sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang maling gawain at hindi ko na gugunitain pa ang kanilang kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumihan at ipatawad mo yaring kasalanan. Diyos ko. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harap ay huwag akong alisin, ang Espiritu mo ang paghahariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas. Ibalik at ako ay gawin mong tapat. Kung magkagayon na aking tuturuang, sa iyo lumapit ang makasalanan. Pagbasa mula sa sulat ng mga Hebreo. Mga kapatid, noong si Jesus ay namumuhay rito sa lupa, siya'y dumalangit at lumuhang sumasamo sa Diyos na nakapagliligtas sa kanya sa kamatayan. At dininig siya dahil sa lubusan niyang pagpapakumbaba. Bagamat siya'y anak ng Diyos, natutunan niya na siya ay tunay na makahulugan ng tapagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap niya ito, siya ay naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Thank you.
Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, O Panginoon. Noong panahong iyon, kabilang ang mga ilang Griyego sa mga pumunta sa pesta upang sumamba, lumapit sila kay Felipe na taga Bethsaida, Galilea, at nakiusap, Ginoo, ibig po naming makita si Jesus. Sinabi ito ni Felipe kay Andres at silang dalaway lumapit kay Jesus at ipinaalam ang kahilingan ng mga iyon. Sinabi ni Jesus, dumating na ang oras upang parangalan ang anak ng tao. Tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, ito'y mamumunga ng marami. Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang napopuot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin. At saan man ako naroon ay naroon din ang aking lingkod. Pararangalan ng Ama ang sino mang naglilingkod sa akin. Ngayon ako'y nababagabag. Sasabihin ko ba, Ama, iligtas mo ako sa kahirapang daranasin ko? Hindi, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako naparito upang danasin ang kahirapang ito. Ama, parangalan mo ang iyong pangalan. Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, pinarangalan ko na ito at muli kong pararangalan. Narinig ito ng mga taong naroon at sinabi nila, kumulog. Sabi naman ng iba, nagsalita sa kanya ang isang anghel. Sinabi ni Jesus, ipinarinig ang tinig na ito dahil sa inyo, hindi dahil sa akin. Panahon na upang hatulan ng sanlibutan. Itataboy ngayon sa labas ang pinuno ng sanlibutang ito. At kung ako'y maitaas na, ilalapit ko sa akin ang lahat ng tao. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano siya mamamatay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang hapon sa inyong mga minamahal kong mga kapatid at maligayang pagdating sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Mga minamahal, tayo po ay nasa ikalimang linggo sa apatapong araw na paghahanda natin para sa Pasko na muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. At sa mga pagbasa, lalo tigit sa ating mabuting balita, mga minamahal kong mga kapatid, ipinapahayag na ng ating Panginoong Hesukristo kung ano yung mangyayari sa Kanya. At mga minamahal, sa ating pananampalataya o sa atin bilang mga nilikha, no, kagaya noong mga ilang tao, no, sa mabuting balita na nag-request, no, na makita ang ating Panginoong Hesukristo, nung sabihin nila kay ano ito, kay Felipe, no, na taga Bethsaida, Galilea, Ginoo, ibig po naming makita si Jesus. Mga minamahal kong mga kapatid, sa paglapit din natin sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo, ito rin yung hangarin ng ating mga puso, ng ating kalooban. Mga minamahal kong mga kapatid, aminin man natin o hindi, conscious man tayo o unconscious sa ganitong kahilingan, ito yung desire natin bilang mga tao. As a creator, as a creation, we want to see the creator. Mga minamahal kong mga kapatid, aminin man natin o sa hindi, hangad natin na makita si Jesus sa kanyang kaluwalhatian. Not unless gusto makita ang demonyo, no, wari ko naman ayaw ninyo, di ho ba? Kaya nga, mga minamahal kong mga kapatid, sa putong ito na ibig ng mga tao na makita si Jesus, ano, request ng mga tao na makita si Jesus, abay, may request din siya sa atin bago siya magpakita, bago siya magparamdam,
bago niya maipadama. Mga minamahal ko mga kapatid, iyong tunay at ganap na pagmamahal niya sa atin. No? Mga minamahal. At ano yung dalawang bagay o mga bagay na iyon? Dalawa yung binibigyan niya na diin sa pagkakataong ito. Mga minamahal ko mga kapatid, no? Nagre-request tayo na makita si Jesus, magre-request din siya. Una, limutin natin yung ating sarili. No? Mga minamahal ko mga kapatid, kaya nga nasabi niya dito, oh, ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang napupuot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Mga minamahal ko mga kapatid, kumbaga'y pinapaalalahanan din tayo ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang, sa mga kataga na ito na ang buhay na taglay-taglay natin, no, ay hindi sa atin. Kaya nga ang tawag sa buhay na taglay natin ngayon ay ano? Pahiram na buhay. Hiram lang yan sa Diyos. Ipinagkatiwala lang ng Diyos sa atin. Kaya nga doon po yung katotohanan ng kamatayan sa bawat isa sa atin, mga minamahal ko mga kapatid. Kasi kung atin ang buhay at tayo ang nagmamay-ari ng buhay na ito, di sana walang namamatay ay sa mayroon. Mga minamahal ko mga kapatid, ibig sabihin, binabawi nung may-ari. No? Yung buhay na ipinahiram niya sa atin. Mga minamahal. Kaya nga, sa atin, mga minamahal ko mga kapatid, ito yung kumbaga ay unang requirement ni Jesus. Limutin mo yung ganang sarili mo para pagkalooban pa kita, no? Ng panibagong buhay. Isang buhay na ganap. Isang buhay na walang hanggan. No? Not necessarily na kumbaga ililimutin mo at hindi mo napahalagahan yung buhay mo. Hindi naman ganun. Sabi niya lang, ang taong labis na nagpapahalaga sa buhay niya. Yan po yung tendency natin bilang mga tao. Ano? Sa tagal na ipinipahiram sa atin ng Diyos, yung buhay, ano? Yung pahiram na buhay, ayan, inaangkinan natin to the point na yan. Labis na yung pagpapahalaga natin. Ayaw nating bitiwan. No? Kapag binabawi na sa atin ng Diyos, ayaw nating kumbaga ay sabi na mahirapan, mapahamak, o kung ano-ano pang mga pwedeng mangyari sa ating buhay. At normal naman ho yun, mga minamahal ko mga kapatid. Kaso nga lang, napapalabis tayo. No? Kapag napalabis na, ayun, may tendency nga nating angkinin, akuin, yung hindi sa atin. Eh kapag inako mong isang bagay na hindi sa iyo, anong tawag na dun? Pag nanakaw. No? Hindi ka na nagiging mabuting katiwala ng biyaya mula sa Diyos. Kaya nga, mga minamahal ko mga kapatid, ito yung pinapaalala niya. Limutin mo yung ganang sarili mo para mapagkalooban kita ng panibagong buhay. Buhay na walang hanggan. Kagaya ni Jesus, mga minamahal ko mga kapatid, sa paghahanda natin sa muling pagkabuhay niya, ayan, mulit-muli, lagi sa banal na misa, ipinapaalala niya na ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. At nawa tayo din, mga mananampalataya, ito iyong gawin natin. Yung buhay na ito, dapat hindi atin. No? At hindi natin inilalaan para sa sarili natin. Ilaan natin para sa iba. Kagaya ni Kristo na yung buhay niya, inilaan niya para sa ating mga tao na makasalanan para lamang tayo mailigtas. Mga minamahal ko mga kapatid. That is the first requirement, you know, na binibigyan diin sa pagkakataong ito para makita natin ng lubusan, maramdaman ng higit ang presensya ng ating Panginoong Jesucristo ngayong nalalapit na tayo sa pagdiriwang ng mga mahal na araw at Pasko na muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Pangalawa, mga minamahal ko mga kapatid, na
pinapaalala sa atin ng Diyos na kinakailangan natin gawin para makita siya, maramdaman ang kanyang presensya, ay iyong tunay at ganap na paglilingkod. Kaya nga nasabi niya dito, dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin. At saan man ako naroon, ay naroon din ang aking lingkod. Meaning, mga minamahal ko mga kapatid, kung tayo naglilingkod sa Diyos, o sabihin natin, sige, naglilingkod sa simbahan, o may balak tayong maglingkod sa Diyos at sa simbahan, mga minamahal ko mga kapatid, may common denominator tayong gagawin. No, anumang aspeto, kahit anumang aspeto yan ng paglilingkod, simbahan man yan, pamahalaan, bayan, bilang magulang, asawa, o kahit yung pagiging pari namin. No, sa anumang aspeto ng paglilingkod, hihingin niya lagi sa atin, susunod ka sa akin. No? At wag lang yung kalooban mo ang susundin mo. Hinihingi niya na mas mangibabaw dapat yung pagsunod natin sa kanyang kalooban, sa kanyang mga turo at aral, sa kanyang mga utos. Bakit? Kasi sa ganong paraan, mga minamahal ko mga kapatid, pag sinusunod lagi natin ang Diyos, no, yun ang tunay na paglilingkod kasi, mga minamahal ko mga kapatid. No, pagsunod sa kalooban ng Diyos para maparangalan ang Diyos Ama. Kasi kung yung kalooban lamang natin ang susundin natin, sino ang pinaparangalan natin? Ang Diyos ba? Sawari ko po'y hindi. Ang pinaparangalan natin, kapag yung paglilingkod natin ay patungkol lamang sa ating sarili, mga minamahal ko mga kapatid, at susundin lamang natin kalooban natin, and ang pinaparangalan mo, sarili mo. Doon magtatapos yun. Pero kung sa paglilingkod mo, ang minamahal ko mga kapatid, na ayon yun sa kalooban ng Diyos, mapararangalan mo ang kanyang Ama. At yung Ama na pinaparangalan mo, bunga ng paglilingkod mong tunay at ganap, sang-ayon sa kalooban ng Diyos, ang magpaparangal naman sa iyo pagdating mo sa kanyang harapan. No? Kaya mga minamahal ko mga kapatid, sana tayo din sa anumang aspeto ng paglilingkod natin, no, sa amin bilang pari, kung nais namin maglingkod, dapat ang paglilingkod namin sang-ayon sa pagkapari ni Kristo. Bilang mga magulang, sa inyo. No, kung maglilingkod kayo sa inyong mga anak, asawa, pamilyang kinamibilangan, maglingkod tayo sang-ayon sa pamantayan ni Jesus bilang magulang. No, maglilingkod sa bayan, well, sige, maglingkod sang-ayon sa kung ano ang pamantayan ng Diyos bilang isang magaling at dakilang pinuno ng sanlibutan. Hindi lang sa ganang sarili natin, mga minamahal ko mga kapatid. Dahil kung aasahan lang natin ang ating sarili, walang tagumpay na mangyayari. Pero pag sa Diyos, mga minamahal ko mga kapatid, makakasama at mararamdaman natin yung kalwalti ang natamasa ng ating Panginoong Jesucristo nung siya ay muling nabuhay. Kaya nga, mga minamahal ko mga kapatid, aminin man natin sa hindi, gusto nating makita si Jesus. No? Kung gusto nating makita siya, ito yung inaasahan niya na gagawin natin. Limutin ang ganang sarili natin at maglingkod tayo sang-ayon sa kung ano iyong kalooban ng ating Panginoon. Mga minamahal ko mga kapatid, sana sa pagpapatuloy ng ating paglalapagdiriwan ng misa, hilingin natin nawa ang biyaya na tayo ay lalong makatugon sa panawagan ng Diyos ngayon tayo ay naghahanda sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Pagpalain nawa tayo ng puong may kapal ngayon at kailanman. Magsitayo po lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao,
Nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos, ang makapangyarihan nating Ama, upang mula sa kanyang luklukan ay pakinggan niya ang ating pagsamo habang minamasdan ang pagpapakasakit ng kanyang sambayanan. Sa bawat panalangin ng ating pangitutugon, Panginoon, kaawaan mo kami dinggin. Panginoon, kaawaan mo kami dinggin. Para sa simbahang Katolika, upang ang kaluwalhatian ng krus ni Kristo ay magdulot nawa ng lakas at magpadalisay sa puso ng mga mananampalataya, manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami tinggin. Para sa mga bansa at mga namumuno rito, upang ang kasunduan na ibinigay ng Diyos sa hinirang na bayan ay tanggapin nawa nila sa pamamagitan ng pagpapairal sa sanlibutan ng batas ng pag-ibig, manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami tinggin. Para sa mga taong kapuspalan, upang ang krus ni Kristo ay tanggapin nila at magbigay sa kanila ng lakas nang maging magaang dalhin ang kanilang mga tiisin, manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami tinggin. Para sa ating mga naririto at sa ating mga pamilya, upang ang pagtupad sa kusunduan ng Diyos at ng tao ay maging daan nawa ng pagsasabuhay natin ng ating pananampalataya, manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami tinggin. Sa gitna ng katahimikan, ating idulog sa Diyos ang ating mga personal na intensyon. Amang mawain, pagindapatin mo nawa kaming tumugon sa bagong kasunduan. Makamit naman namin ang ibinubungang kaligtasan at inaasam na biyaya sa pamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat at para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami dumadalangin ang mga pinagsaloob mo na mga nilalaman ng pananampalatayang Kristiyano ay iyong gawing dalisay. Pakundangan si pinagdiriwang na paghahain ito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap nami iyong kinalulugdan at ang pagpakabuti nami iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kundi kayang lumuhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, inayabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinayalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin
Ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pakindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-inisang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, awitin natin ng buong lakas loob. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa,
ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon, naway laging sumayin niyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kung hindi kayang lumuhod, ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
Ang second collection po ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakikinabang sa katawan at dugo ng iyong anak, ay mapabilang nawa lagi sa mga kaanib niya na namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin nilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Tumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan,
lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwing na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po muna para sa ilang paalaala. Una po sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda ng katapatan at pagpapasalamat ng pambansang Dambana sa inyong mga tulong at donasyon. Makikita niyo po sa ating screen ang total collections ng nagdaang linggo. Salamat po sa patuloy na kagandahang loob. Ikatlo, mga kapiyo, sa pagnanais nating palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang Dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang pagkalap ng impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na pakiskan ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information ng inyong babahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikiisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Ikaapat, mga kapiyo, makikita niyo po sa ating screen, sa ating FB page at sa mga tarpaulin sa paligid ng pambansang Dambana ang hanay ng mga gawain ngayong mahal na araw. Tayo pong lahat ay inanyayahang magnilay at makiisa sa mga pagdiriwang. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalang ito. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa panalangin, mga rosaryo at mga hindasalan na nagpapaalala ng kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw
at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Maraming salamat po sa inyong paikisa sa banal na pagdiriwang ng Misa. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang Misa, umayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.